po, attorney, andito po si Sir Roderick Bakhara po, 50 years old. Reklamo niya ang event and catering organizer ng na kanilang kinuha para sa 7th birthday ng kanyang anak para sana noong September 17 fully paid na sila pero wala raw po itong naganap na party and catering. Sir Roderick, magkano ang suma total ng naibayad na ninyo doon sa catering service na ito? Ang kausap po talaga nito yung partner ko na si Gina. Oo. So yung naibayad po namin is halagang 82,000. 82,000. Kasi sabi niya po kasi 85,000. Okay. Pero binigyan niya po kami ng discount kasi po maaga naman po kami magbabayad ng buo, kabuuan. So 82,000, kailan kayo nagbayad sa kanya? Kasi September 17 ang birthday eh. So kailan kayo nagbayad? Ang last payment po namin is August 12. So more than a month na buo na ninyo. Opo. Ilang tranches ang bayad ninyo? Tatlong beses po. Tatlong beses. So ibig sabihin, maalala mo ba? Meron ka bang record dyan? Yung unang payment po namin, nung pumunta kami doon, actually dapat hindi pa kami magbabayad. Hindi po kami ready. Okay. Ang amin lang, so mag-i-inquire, magtatanong, at saka same rin na makita namin yung transaction namin. Okay. Ang kagandahan lang po doon kasi yung pinuntahan namin, mismo yung bahay nila na tinitirahan. Okay. So, hindi ito opisina. Doon kayo sa bahay nagkaroon ng transaksyon. Opo. Okay. So, magkano? Kailan ito? August 6. Una 6. Namin. Opo. So, ang bilis ninyo nabayaran. August 6, magkano ang pauna ninyo nahulog? 30,000 po. 30,000 na kaagad? Opo. So, may balance pang 52,000? 500? Opo. Ano ang kabuuan ng transaksyon na ito, ng kontrata na ito? Catering service, pagkain? Lahat na po, ma'am eh, attorney. Oo. So, pag sinabi natin lahat, pagkain? Pagkain. Venue? Venue. Okay, chairs and tables? Chairs and table po, opo. Nandun cake? Na, opo, yung cake. Yung mga drop, ano, yung opo. Mga clown? Clown, kasama na po doon. May clown, may opo. Ano ba tawag mo dyan? Mascot pa po. Mascot, o yung mga entertainment opo. Kasama. At ang dami niya pong previous na para mabayaran lang po namin ang buo, masasali doon sa package na binigay niya po doon sa pinost niyang ano. Ang tawag dyan ay value added. Value added. So dahil magbabayad kayo ng maaga at marereserve ninyo yung services na yon, binigyan kayo ng mga add-on. So yan, yung mga mascot, clown. Good for ilan ito? Ilang tatao ito? 150. Ilang oras daw magaganap yung ano? Actually, 22 hours. Umbaga, overnight din po. Ha? Overnight? Opo. Ang kasi, party? Opo. Kasi may saan maiwan lang. Saan ba ito mangyayari? Sa Quadro Resort. Gina, nasa line 4 natin si Gina. Hello po, attorney. Ilang oras yung, kasi usually pagka ganito mga catering, 4 na oras, 6 na oras, ganun dun sa venue. So ilang oras daw ito? Bali po, attorney, yung party po talaga is 4 hours lang po. Okay. Tapos, yung venue po na in-offer niya sa amin, mag-i-stay din daw po doon sa hotel. I mean, yung doon mismo sa venue, kasama na po yung swimming po. So, may kwarto. Okay. Opo, 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 attorney. Pero wala pang sinasabi kung saan. Meron po kaming kontrata. Ang una po niyang nakalagay doon, nasabi niya, Quadro Resort po, sa may batasan po. Dahil attorney, kaya po kami kumuha ng ang tagal po naming namili ng ano, ng venue. Yes. 'Yun po ang napili namin para po sana malapit po sa lahat ng mga kamag-anak namin kasi para po halfway po, kaya po from Montalban naghanap po kami sa batasan po para po malapit sa lahat ng mga magiging bisita po sana namin. Okay. Ang sabi niya po sa amin, kung mababayaran daw po namin ng kabuuan, bibigyan pa po niya kami ng another discount which is 3,000 kasi 85,000 po talaga yung yung kabuuan po. Kaya lang dahil sabi nga niya sa amin, kung mababayaran niyo ngayon, gagawin ko pang, bibigyan pa niya kami ng discount at saka another previous po. Yun nga, may glazing table, may kasama na po yung video and photo coverage on the day. Oo.
ano po, dahil po hindi rin naman po kami mayaman, parang hindi rin po namin mahabil yung paisa-isa. So, parang package. Malaking tulong din po yung in-offer niya sa amin. Kaya po, na nangutang po kami para lang po namin mabayaran ng buo, yung kabuuan po na 82,000 pesos po. Okay. Nakikita ko dito, no, mayroong mga resibo naman ito. May mga resibo. I am assuming may kontrata rin ito, no, na opo, pinirmahan kayo. Oh, kasi ang tinitingnan ko dito is syempre no, ebidensya kung paanong mga mapapakita natin. So ang inireklamo po ninyo ay itong S&F Kitchen. Kitchen. Opo, and catering services po, attorney. And catering services. Okay, so opo. Ano to ha? BIR registered dito kasi yung resibo nila. Kilala ko itong resibo na ito eh, BIR registered. Naka-registered po siya sa asawa niya pong pulis. Yung kitchen, yung S&F Kitchen po. Yung S&F Kitchen. Opo, okay. Opo. Ang pangalan ng may-ari ay si Joris, or kasi may pangalan din po siyang Jorisa Romero. Tapos yung asawa daw po niya na si Robinson Cuatro the Second. Ano pong nangyari? So, bakit hindi natuloy? Attorney, nung fully paid na po kami, halos everyday po namin pinapalo up kasi ang sabi niya po sa amin, may problema daw po. Ay, anong nag-photoshoot po kami, attorney, urong po siya ng urong kasi sabi niya, hindi daw po available pa yung venue kasi may iba pa daw pong nakabook doon. Tapos nung I think August 29, kahit hindi po kami ready, tinanggap na namin kasi baka iurong na naman niya, eh yung anak po namin nag-aaral din, saka yung asawa ko, yung partner ko pumapasok nga po. So, tinanggap na po namin. Kaya lang po, after po ng photoshoot, nagtanong kami kung talagang nakabook po kami sa venue na yon, pero doon din po namin nalaman na hindi rin po pala kami nakabook. So, nung August 29, may photoshoot na naganap doon sa supposed venue. Actually, opo, mayroong opo. Event po siya doon. Sinabay lang po kami para yung sa photoshoot ninyo. Photoshoot sa anak po namin. Big time talaga pala dapat yung package. Eh. May photoshoot pa. Parang prenup, pre-birthday. Opo, free daw po yun po, attorney. Pag napaaga po kami ng bayad, isa po yan sa pre-bit po na binigay niya po sa amin. Okay, so doon nyo rin nalaman na hindi pala kayo nakabook? Opo. Kasi ano? Nakausap po ni Eric po, yung mismong may-ari po ng Cuatro Resort po. Ang sabi niya po sa amin, ma'am, after daw po ng photoshoot, ano lang daw po, i-follow up namin siya ulit kasi daw po naka-pencil book lang daw po siya doon. So, nang after po ng photoshoot namin, pinalo up namin, tapos nagagalit pa siya kasi kisyo daw, may din pa siya, tapos doon na next day, nag-follow up din kami, may sakit daw siya. Bayad kayo eh. Opo. Mahigit isang buwan at saka walang dahilan para hindi ma-reserve. Hindi pwedeng sabihin na, ay, meron na. At kung sakasakali man, na meron na talagang ibang naka-book doon, dapat agad-agaran na sinabi sa inyo. Di ba? Opo. Opo. Actually, attorney, nung follow-up na po ako, yun na po, minsan di na po ako sinasagot. Minsan naman po, yun nga, nagagalit na siya. Tapos, nagdadrop po siya ng ibang name. Kunyari, sasabihin niya, ay ma'am, meron po kaming papagpiliin sa inyo. Ito, yung Heaven Resort po, isa yan sa sinabi niya okay. Sa amin. Sir Robinson, nasa 93, good afternoon po. Opo. Sir, kayo nga po ba ang nagmamay-ari nitong S&F Kitchen? Sa akin po, ma'am, nakapangalan yung DTI po niyan. Pero matagal na po kaming hiwalay ni Jorisa. Ah, so wala na kayong... Po, hindi na, wala kayong hindi ko na po alam yung mga transaction po na yan. Aha. Yung bali yung ano po, yung pangalan ko po dyan, nagamit lang po yan. Kasi sa akin po, nakapangalan yung ano... Yung negosyo? Opo. Naku, sir. Matagal na po kaming naghiwalay po niyan, ma'am eh. Mga ilang taon na kayong hiwalay? 3 years na po. 3 years na po, ma'am. Pero alam nyo ba na ginagamit pa niya ang pangalan nyo at saka nininame drop pa? Hindi nga po, ma'am, yung mga transaction na yun, ma'am. Di ko po alam na yan, ma'am. Naku. Actually, ma'am, attorney. Hindi, attorney. Sorry. Sige. Sorry. Kung ano-ano na titulo ko dito, si attorney, doctor. Lang ako. Oo. Kasi nung una namin pong ano, nung una po namin transaction, August 6. Opo. Oo. Kaya nga po kami, nagtiwala kami dahil pinakilala rin po ni Miss Juris Alvarez, yung asawa niya po. Nandun? Opo, nandun po. Oh! Kasama po yung dalawa niyang maliliit na anak. Sir Robinson, nandun pala kayo nun sa unang transaction ni? Noong August 6?
Nandiyan po yung partner ko na si Gina, kita rin niya po. Eh. Kaya po, nagtiwala po kami. Sigurado kayong si Sir Robinson yung pinakilala sa inyo? Opo, kasi baka pinakilala, opo. At saka, nakita din naman po namin na parang mabait naman po siya, tahimik lang po. Oo. So hindi naman po namin talaga ka-transaction siya. Pero hindi siya ang ka-transaction nyo? Opo. Hindi, ano ko lang ito ha, side, ano ko lang ito. Sir Robinson. Opo, ma'am. Nasa pangalan ninyo yung negosyo. Po, opo, opo. Baka po kung ano't ano man kasi, sa batas po kasi, syempre ang una po talagang magiging course of recourse nito ay kung sino ang nagmamay-ari ng negosyo. Kasi for all intents and purposes, meron tayong tinatawag na clothed with apparent authority kung sino man ang gumagamit ng mga resibo, nakikipag-usap, ganun, para sa kung anumang kontrata. Ba't ko ba ipapaliwanag sa inyo ito? Pulis nga kayo, alam niyo ito. Opo, ma'am, pero ma'am, in ano po na yan, di ko na po alam yung transaction po na yan, ma'am. Hindi niyo ba naalala na na-meet ninyo sila, sir? Hindi po. Si Ma'am Gina tsaka si Sir Roderick, opo, August 6? Hindi ko po maano, ma'am, yan. Pero nagpupunta ka pa kay Juris? Opo, pag binibisita ko po yung mga baby ko. Yung mga bata? Opo. Naku, kasi mukhang nagamit kayo, ha? Nagbibigay po ako ng ano doon, nagbibigay po ako ng sustento. Oh. Pero uulitin ko, sir, ha? Uulitin ko. Dito sa mga ebidensya na nandito sa amin, original copies ito, ng official receipt ninyo. BIR registered official receipts ang ginamit. Tapos meron pang ID. Si Ma'am Juris para sa SNF. Opo, ma'am, ganito na lang po kung makontakt niyo na lang po siya. Siya po ang makakapagsagot po niyan, ma'am. Ako po, no idea po ako diyan. Siya na lang po kung makontakt po natin, hindi siya na lang po ang magpaliwanag po ng ganyan po, ma'am. Kasi hindi ko po alam po kung ano po ang ano diyan, ma'am. Hindi sumasagot si Juris sa tawag. Opo. Okay, at hindi po pwede na ipasa natin kay Juris dahil kayo po ang registered owner. Oo nga po, ma'am, pero hindi naman po ako, ma'am, yung personally na nakausap po nila dyan, ma'am, sa transaksyon po na yan. Kahit na po hindi kayo ang personally na nakausap po, ha, kung meron sila, may katibayan sila na ito, ang... Oo nga po, ma'am, naintindihan ko naman po yan, ma'am, kaso, ma'am, no idea po kasi ako dyan, ma'am, eh. Okay, no idea kayo, pero kung magkakaso po ito, pinapaunahan ko lang kayo na kayo rin ang madadamay. Kayo ang unang madadamay. Well, actually, opo, pati opo, si Juris. Opo, opo, naano ko naman po yun. Oo. So anong parang ang hirap naman po kasi matangto. Hindi, ma'am, ano na lang po pagka ano di patawagan niyo na lang po din sa client na 'yan si Juris para sila po ang mag-usap po ng hindi nga sumasagot eh. Ah, ganun po ba? Hindi nga sumasagot kaya kung kakailanganin na i-elevate namin ito sa mas nakakataas pa ano na hierarchy. Ma'am, sa PNP. Baka pwede ano, ma'am, makuha ko yung mga name niya nang nandiyan po para ikaw dapat ang yan ang gusto kong marinig. Yan ang gusto kong marinig. Opo. Na ikaw ang makikipag-usap. Opo, opo. Pwede na lang po, ma'am, pwede kahit sa text na lang po, i-text na lang po ako ng mga name niya para ma-name na mga nandiyan po para ma-ano ko po, maipa-ano ko kay Yuri. Ang dami pong puro pangako nung partner niya po na sinasabi na ma'am, magtiwala lang kayo, matutuloy, ma'am. Marami po kaming mga pinagdaanan po sa kanila na hindi po, kumbaga attorney, gusto na lang po namin ngayon kung ano po yung maganda sa ginawa nila sa amin. Kasi alam po ni Sir yan na nagbayaran kami na andun po siya at nagtiwala po kami, lalo na legit po ang SNA Kitchen nung nalaman namin na pulis siya dahil alam po nating lahat na ang pulis po, ang trabaho po nila and serve and protect po sa mamamayan. So mas lalo po kaming nagtiwala sa kanila, attorney. Sir Edwin? Yes, attorney. Did oo, magandang hapon. Ano po ang naging resulta nung paglapit ng ni Mr. Eric Bacara at saka ni Gina Ero sa inyo tungkol dito sa catering service na ito? Yes, ma'am. Nakapag-file sila, ma'am, ng complaint. Yes. Kasi dito sa Harokong record, ma'am, ay medyo nagugulat ako kasi puro kay reklamo to kay Juris Romero. So hindi lang isa ang reklamo? Yes, ma'am. Kaya medyo nalilito ako. Pero yung sinasabi ni ma'am kanina ay ang nag-complain nito ay a certain Emily Tubog and Felix Tubog. If I am right,
Ito okay. yung may-ari ng resort eh. Ah, mismo yung may-ari ng resort. Nag-complain rin kay... Yes, ma'am. Opo. Kay Mr. and Mrs. Joriza Mayo 4. Oo. Ilan po ang ano? Ilan po ang hinahawak ninyo dyan ngayon na complaint? Ma'am, we're talking of more than 10 complaints. Oh my goodness. From different person. Okay, nasa linya rin po natin si Sir Robinson 4 Jr. Na siyang... Apo, ito po yun na naman. Ito po yung dinidinig na yun sa ating lupon, tanggapan ng lupon din na pamayapa. But, yes. Unfortunately, I cannot reveal the name of the complainant for... Yes, no, for, no, for, yeah, no problem. Rin, for privacy na rin at wala rin kasing concern sa kanila. Oo, wala so, problema po yun. Miss Juris, magandang hapon sa iyo. Yes po, attorney. Yes po, attorney. Good afternoon po. Juris, apparently, itong nandito ngayon sa amin na si Sir Eric Bacara at si Ma'am Gina Ero, ay hindi lang sila yung may reklamo, pero sila ang nandito ngayon sa Wanted sa Radyo. Ano ba ang ano ninyo? Yes po, ma'am. Na, humarap ba kayo? Yes po, ma'am. Aware. Yes po, ma'am. Aware po ako ang complain nila Sir Bacara. Actually, ma'am, kaya inaantay ko lang po kasi nagpadala sila sa akin ng demand letter. Oh. Nakipag-usap po ako sa kanila nung time na hindi po kami nakapag-event. Andito po sa akin yung mga message. Sabi ko, ma'am, ayusin na lang po natin. Ibibigay ko po yung para sa inyo. Sabi ko ganyan. Ang sabi niya sa akin, harapin na lang. Magre-reklamo daw po sila. Andito po sa akin yung mga text message. Nagsabi po ako na, ma'am, ibabalik na lang. Pag-usapan natin kung paano natin maaayos. Okay. Sabi ko pong ganyan. Tapos, sabi niya sa akin, parang hindi na siya nag-reply noon, nagpadala sila sa akin ng demand letter. So, inaantay ko po, ma'am, na masettle kami or mag-ano po sa akin, mag-message po sila sa akin para po maayos po kung ano yung naging problema. Wala naman pong problema sa pagbabalik ng binayad nila. Wala sa akin problema, ibabalik ko po yun. Tapos naman po, ma'am, with regards naman po, ma'am, sa ibang complaints sa akin, yung ibang kumino sa catering, may mga reasons naman po yun bakit ganun yung nangyari pero nag-event kami. Siguro, ma'am, yung mga complain nilang nila is refund. Kasi, ma'am, ako, nag-refund po ako kahit tapos na yung event. Kung may kulang po kami, nag-refund ako para sa kanila. Yun alam po, ma'am. Tapos, alam yung po, kinocomplain nila sa akin. Magaling po siya magsalita. Talaga sa umpisa, kaya nga po nagtiwala kami. Pero after na nang nabayaran po namin ang buo, puro na lang po siya pangako. Hanggang sa matapos yung ano, hanggang last na... September 16, kinabukasan, event na po namin. Nag-aayos pa rin po kami, pati yung sa food. Doon pa lang niya binigay. Mm-hmm. Pinagpili po kami ng food. Alam po ni, ano yan, ni Ms. Gina. Yun nga po, hanggang sa pagdating ng alas 12, tsaka lang niya sinabi na, tawag nito, wala na po silang makuhang venue. Kasi hindi nga nakabook. Hindi po nakabook. Samantala, August 12 pa lang, bayad na po kami po lahat. Juris, ano nangyari dito? Bakit ganun nang naging kalakaran? August 12 pa lang, 1 month and 5 days bago pa yung yes, birthday. Po. Bakit hindi na-book? Yes po. Ma'am, tatanggapin ko po kasalanan ko po talaga kung bakit hindi po yan na-book. Kasi po may reason po ako bakit hindi kami nakabook dun sa dati namin pinagbubukan. Kasi po dun, ayoko lang po mag-name drop kasi nga, ibang issue po sila pero isi-settle ko po kasi sa kanila po talaga nang galing lahat po ng client namin na pinapasok sa resort na yon. Sinisiraan po kami kung ano yung naging issue namin before sa client namin, ino-open nila sa ibang mga client kaya yung mga client namin tuloy nagkakaroon ng doubt sa amin. Supposed hindi dapat nila i-open yun kasi nagbabayad kami sa kanila ng mga events namin. Ang dami po nilang siniraan na client kaya hindi na po kami nakapagbangon ulit dahil sa mga nag-cancel na client sa amin dahil sa kanila. Sa paninira nila sa amin. Eh kasi ibang yes, usapan ma'am. Yan. Ibang usapan yes, yan. Yes, ma'am. Ibang usapan. Ito kasi, one year. Apo. 1 month and 5 days eh. Hindi ngayon, na po kami nag-event sa kanila, attorney, dun sa venue na yon. Tapos, sinubukan ko pong hanapan to ulit sila ng venue para sa kanila. Kasi naiintindihan ko yung side nila, sir, na 7th birthday po yung importante. Pinaghandaan talaga na rin. Tsaka naramdaman ko po yun nung pumunta sila sa bahay, nag-usap kami na importante talaga yung event. Kaya lang, ma'am, hindi ko po talaga pinilit na i-event kasi alam kong masisira yung event pag tinuloy ko po. Kaya hindi ko na po tinuloy, i-refund ko po yung pera nila, ibibigay ko po sa kanila. Wala sa akin problema. Kung kailangan ko po ng compensation, magko-compensate po ako para mabalik sa kanila yung para sa kanila. At saka, Juris, hindi lang ito, yes, hindi lang ito yung sulian ng
nung kung ano yung amount na yun, may damages tayo na pag-uusapan dito pagkakinasuhan kayo. Kasi mukhang, ewan ko lang ha. Yun po ma'am, ang akala ko kasi ituloy nila sa kaso, kaya inantay ko sila. Nagulat na lang po ako that andyan sila ngayon kasi nagpadala sila sa akin ng demand letter. Kasi sana kung nagkaso sila, kung magkano yung hihingi nila, pag-uusapan namin, ano kung kaya ko ibibigay ko. Bakit ngayon po, andyan sila ngayon, nagpadala ng demand letter sa akin, tapos itadaan nila dyan. Dapat tinuloy na lang nila para nasagot ko din po ma'am. Pagawa po kami ng demand letter doon po sa kapatid, kakilala ng kapatid ni ng partner ko na si Gina. Pero pinagawa lang po namin kasi ilang beses na po kami nagsabi sa kanya na kung hindi niyo po kaya talaga ibenta week before pa, ibigay na lang po sa buo lahat yung pera para makapaghanap po kami. Ayun naman pala eh. Nang bagong cater na mag-continue sa birthday party ng anak namin. Na dapat maisoli yung pera at least a week or so before yung talagang araw na yon para kayo naman makahanap na ng iba. Hanggang sa last po, September 16, sinabi po rin namin ibigay mo na lang po ngayon yung kabuuang pera para makapaghanap pa kami. Magawan pa po ng paraan kasi lahat po ng ano namin nakaready na eh. Pati yung cake po na pinagawa namin kasi nangako po siya, huwag kayong parang ganun na kami na po ang bahala dyan. Lahat na po, complete pa. Ano na po yung lahat ng ano, Jury, nila? Sana na... Nakaredy na? Oo, okay. Jury, sana naririnig mo ito ha, kasi hindi lang... Yes po, sir. Attorney, naririnig ko po. Oo, kasi hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Ito, sabi nga ni Rochelle Kimora, panira ka ng memories, Jury, eh. Ano kasi dito is yung hindi na mauulit yung birthday na yon. Yung araw na yun, hindi na babalik. Okay? Ang kalalabasin nito, hindi mo nga natugunan yung dapat na pangangailangan or yung transaction ninyo. At kung tutuusin, pasok ito kung estafa na kaso. Ang matindi po, attorney, ay yung emotional depressed stress sa amin. Yung bata. Ako yung ang iniisip bata, ko yung bata. Traumatic. Kasi maaga pa lang namin, talagang pinagano na namin eh. Sinabihan na po namin na may birthday party. Oo. Nagulat nga po kami, attorney, kasi nung sinabihan namin na anong gusto niya sa birthday niya, yung motif, kulay. Alam mo, nagulat kami nung sinabi ng bata na cyan color. Eh kami, hindi namin, bira lang po namin marinig cyan color. Parang blue-green yun. Nag-google pa po kami. Alam niya yan eh. Oo. Kasi mismo siya, nandun yung bata eh. Nasabi niya pong ganun sa amin na eto lang daw sa lahat ng mga Pinos niya, eto lang daw po yung ipopos niya yung sa event ng anak namin. Juris, kailan mo? Po, yes, kailan mo ba maisusoli yung pera? Abo, attorney, ganito po yun, attorney. Nung time po na hindi po nakapag-event day, sinabihan ko po sila, sir, na i-reschedule kasi po, we are ready naman po sa lahat ng kailangan. Just mula po sa props, sa mga balloons na kailangan, sa colors lahat. Ang hindi lang po talaga na prepare po is Juris naman? Venue. O bawal akong magalit. Juris, bawal akong magalit. Pero hindi, attorney. Kasalanan ko po. Pero babayaran ko na lang po kung kailan nila, kung gusto nila, babayaran ko na lang. At kung magkano yung damage na gusto nilang hingin, ibibigay ko na lang po, attorney. Kasi noon pa po ako nagsabi sa kanila, sabi ko, ma'am, sabi ko kay Ma'am Gina, nag-chat po ako, nag-text ako, hindi sila nag-reply. Ang sabi ko, ma'am, paano po natin to ayusin? Ayusin na lang po natin. Ibibigay ko po sa inyo yung pera, wala na pong reply sa akin, ma'am. Kaya ang inisip ko, magki-case po sila sa akin, harapin ko naman po. Siguro? Sabihin ko na lang, attorney, kung kailan ibibigay yung pera. Siguro kaya wala nang hindi sumasagot dahil wala nang tiwala dahil nakailang exchange of messages na kayo at pagpapaliwanag or sila na nga yung nagsusumamo na isoli na yung pera para matuloy pa rin yung pa-birthday sa bata pero hindi mo nga ginawa Nurse, araw-araw po kami nag-message sa kanya, nagpapaalala, hindi po niya kami sasabihin na panlilin lang ito hanggang sa last day. Oo. Nagbe-message po kami. Sir, Major, Kenneth, good afternoon po. Good afternoon po. Oo. Paano ba natin na matutulungan itong mag-asawang ito, ay yung mag-partner na ito, no? Nakakalungkot man isipin, pero isa po sa inyo, a uniform, naka-uniforme, ang nagmamay-ari kasi nung catering service na yon. Yes, ma'am.
Regarding naman po dun sa ano, sa PNP, meron naman po kaming separate admin, ano? Administrative case, po. Pwede rin, ano? Oo. Yes po, ma'am. Pero siguro po, nasa barangay naman na po yata yan. Yes, oo. Na ano po nila, and tinanong ko rin po sa Indes namin, is wala pa pong records na nag-complain sila dito sa amin. Oo. Siguro po, hintayin po natin yung magiging ano po ng barangay. So makakaasa naman po itong, kasi taga-batasan area kayo, no? Under the jurisdiction. Yes po, kayo po, sa ano kami, Montalvo, hindi po kami jurisdiction. Ah, pero yung batasan. Ano, yung kasing ang catering sabi, service. Ang sabi po kasi sa amin, nung pumunta kami doon para mag-complain, i-direct filing nyo na po yan, kasi marami na po nagre-reklamo dyan. Hindi nga po umaattend sa patawag eh. Ang ano pa nga po, ang sabi pa nga po eh, nas nababaliktad pa po eh, yung barangay pa po ang pinapakasuhan nila. Aha. So, kasi nandoon ngayon eh, si Sir Edwin ang kausap natin, ano, Miss Olas, ng Barangay Batasan Hill. So, ang hinihintay natin dito ngayon ay certification from the barangay na walang pag-aayos ang nangyari para pwede na kayong magsampa ng kaso. Yun po ang kailangan natin. So, siguro tapusin na, Sir Edwin. Oo, pwede naman sigurong i-extract itong particular case na ito para mabigyan na ng certification, kasi mukhang hindi magkakaayusan na ito eh. Kasi sabi nyo ganun sa amin na, pwede nyo na po yan i-direct filing. Okay po, ganito na lang po, sir. Then, tulungan na natin sila mag-file. Okay po. Mm-mm. Ganito po, sir, kakausapin po kayo ng staff namin dyan sa may kabilang booth. Sila na po ang magpapaliwanag sa inyo kung paano po tayo makakakuha ng certificate of file action mula sa barangay. Sige po, thank you po, sir. Okay, thank you po, attorney. So, action na, kasi mukhang hindi na natin pwedeng patagalin ito. Usap-usap, wala rin mangyayari kasi tatakbuhan lang eh. Kung sawa na kami sa puro pangako. Tsaka sana, sige, 2 months late, magpa-birthday pa rin tayo. Sana may trauma pa rin po.